Hi Binders, good morning, this is me again, BMPH from the Philippines, mga kabihind. And ngayong umaga, mga kabihind, mangolekta ako ng cow dung or cow manure o ng baka, mga kabihind. Kasi it's summer, so for me guys, it is always be the best to collect some number of cow dung. Yung mga kabihind, nadami kasing gamit ng tain ng baka, mga kabihind, kung familiar kayo. At, ayan, bilad na bilad tayo sa araw ngayon kasi nakalimutan ko magdala ng payong. Kaya, ayun mga kabihind, andito ako dati, dito ako nung talaga at ngayon marami nang bahay dito mga kabihayin. Sa mga nakakilala sa akin, siguro alam nila yung lugar na to. And dito mga kabihayin, may mga baka, yan sila. May tae din naman ng kalabaw dito mga kabihayin, pero sa akin the best yung cow manure o yung tae ng baka. Kasi kung ikukumpara mo sa tae ng kalabaw mga kabihayin, yung tae ng baka is tunaw na tunaw. Black na black, tsaka almost pinong-pino mga kabihayin. And kaya summer mga kabihayin kasi in-expect natin pag summer mainit. So it is the best time to collect manure for your whole next year until next year mga kabihind. So sa ngayon mangolekta muna ako ng konti, i-save ko muna yung mga kabihind, i-store ko muna saan ko pwedeng itabi muna mga kabihind as part of the process. Summer mga kabihind the best kasi dry na yung cow manure, hindi na tayo mga problema sa pagpapatuyo ng dumi kasi ang dumi nga pagbasa medyo nakakadiri, tsaka when it dry it's a little easier for us to handle it in store also mga kabihind. And also guys, the ammonia already released through evaporation. Sabi ko sa inyo mainit talaga mga kabihind, pinagpapawisan talaga ako. And ay mga kabihind, lagi naman before pa ako mag-alaga ng baby mga kabihind, I'm into gardening na, and one of the source of our compost as one of our non-fertilizer is cow manure. Kasama yung mama ko noon before, siguro mga 3 years na yun or 4 years, mga I think nangyari yung 2013 or 2014, nag-garden na yung mama ko. And ang ganda ng reaction ng halaman mga kabihayin sa tae ng baka mga kabihayin. Hindi ko alam sa inyo kung ilan sa inyo nag-garden dito mga kabihayin, pero kung may source kayo na tulad nito mga kabihayin, tae ng baka, why not? Bakit hindi nyo ipush mga kabihayin? And is mag-save na kayo kasi summer. Pagtagulan kasi mga kabihayin, medyo mahirap manguha ng tae ng baka kasi basa na naman yung tae ng baka. And dahil basa siya mga kabihayin, ang hirap niya i-handle at nakakadiri. At saka yung mga pathogens, mga bacteria and other harmful pathogens mga kabihayin is nandun pa sa cow manure. Hindi tulad ngayon pag sobrang summer, pag sobrang init mga kabihayin, tuyong-tuyo na yung tae ng baka. At labi sa mga kabihayin mangulik. Kaya ayun, naisip ko last summer talaga ngayon. April na ngayon mga kabihayin. Dapat nung mga banda January pa ako nag-collect. Pero okay pa naman mga kabihayin. Sa summer pa rin dito sa Pilipinas mga kabihayin. And ayun, papakita sa inyo yung tayo ng baka niya. Tapos mangulikta na ako. Meron ako dito ng eco bag. Hindi ko naman siya ganun kapupunin mga kabihayin. Kunti lang kailangan ko kasi meron din ako mulch. Dati nagpupokus talaga ako dito. And one thing pa mga kabihayin, may isang some other plants did not really act well or okay on cow manure, but eggplant, chili, and tomato mga kabihayin. Sa tatlong yung mga kabihayin na nabanggit ko mga kabihayin, they react well and nagugustuhan nila mga kabihayin yung cow manure as their fertilizer mga kabihayin, and also other plants mga kabihayin. And also mga kabihayin, pwede mong ilibing yung tae ng baka. Sa amin nga sa probinsya mga kabihayin, naalala ko hindi masyadong pansinin yung tae ng baka. Kasi doon ang dami. Nung bata ako, ang dami mga kabihayin. Kasi pag pumunta ka sa palayan or doon sa amin, mismo sa harap ng bahay namin kasi may palayan dati sa Iloilo. Naalala ko, ang dami yung tayo ng baka doon na hindi naman pinaprocess mga kabihayin. Ayun nga lang pinakaiba ng mga kabihayin pag nasa city ka, which is natututo tayo ng mga bagay-bagay na doon sa probinsya. Hindi naman masyadong valuable pagdating dito sa probinsya mga kabihayin. Naging valuable siya. And kasi compare mo mga kabihayin, kung bibili ka ng garden soil. Yung mostly of the garden soil guys is came from rice hull na tinunaw. And if you compare this to cow manure mga kabihayin, cow manure is pure green, which means guys, pure green grasses, clippings and other type of leaves mga kabihayin is content high amount of nitrogen mga kabihayin, which is really important for kung you are growing a leafy vegetable guys. You need to amend high level of nitrogen kasi ay nakakatulong sa mabilisang paglaki mga kabihayin. Yung tatlong yung mga kabihayin, yung NPK, yung nitrogen, phosphorus and potassium mga kabihayin, may kanya-kanya silang ginagawa mga kabihayin. But nitrogen is mostly guys focus on fast growth of your plants mga kabihayin. And yung mga green leaves mga kabihayin, they are high. So naisip niyo mga kabihayin, yung tae ng baka is galing siya sa green leaves, kinain siya ng kulay green ng baka, tinunaw ng pino, and then tinain mga kabihayin. Kaya kung mapapansin nyo mga kabihayin, kung natry nyo na magbasa tungkol sa nitrogen mga kabihayin, and yung gamit pa ng cow manure mga kabihayin na iba,
is sa vermicasting. Hindi na ipipamina with vermicasting mga kabayan, but oftentimes they required the almost 99.9% they required organic matter to work well, kasi nga yung vermicasting they're dealing with some ano. And ayun mga kabayan, ginagamit ko rin yung tray ng baka sa vermiculture. Meron kaming klase ng bulate, which is hindi naman ANC, European Nightcrawler din siya, and hindi naman siya ganoon ka-voracious. European Nightcrawler mga kabayan is also a good type of worm to use in your vermiculture project. Kung wala ka naman talagang makuha na African Nightcrawler o ANC, huwag niyo nang pahirapan yung sarili mga kabayan. Use any type of worm which is may characteristic na tulad ng ANC. Ayun kasi yung European Nightcrawler, kumakain siya tapos tumatay din siya sa itaas sa surface ng lupa mga kabayan. So, tapos yung tayo niya is pelleted din. So, sabi ko okay din siya. Kasi ako talaga mga kabayan, ayoko i-challenge yung sarili ko lagi na maghanap ng isang bagay na mahirap hanapin, napapahirap ako pa yung sarili ko na kabayan. Nang sobra-sobra mga kabayan. Tapos dati nagsisimula na talaga maggawa ng worm casting gamit ang tayo ng baka. And nag-work naman mga kabihayin. Kaya simulan natin mag-collect mga kabihayin ng tae ngayon. Dahil painit na ng painit mga kabihayin, papakita lang sa inyo ng kung paano mag-collecta. Siyempre, gagamit tayo mga kabihayin ng gloves para hindi naman awkward. Tsaka pero para medyo malinis lang buhay natin kasi mura naman yung gloves na ganito. So, simulan natin pang-collecta mga kabihayin. At mainit na para makauwi na tayo mga kabihayin. Ayun, makikita tayo sa likod ko mga kabihayin na baka. Saan ka na? Teka lang ha, ayun, may baka doon, tapos dito may baka pa, tapos marami ng bahay dito mga kabayan, dito tulad dati nung unang nanguha ako, wala masyadong bahay. Sa mga nakakaalam ng lugar na to, alam niyo po yun, dati walang bahay, pero ngayon dami ng bahay mga kabayan. At pinagpapuisa ko ng sabra-sabra dahil mainit talaga mga kabayan, kaya let's go na. Ay, mga kabayan, sati ko ready na tayo, so simulan natin mag-like na mga kabayan. May papakita na ako sa inyo. So ito na siya, pellet. Ayan mga kabayan, ito yung dried na tae ng baka. Ayan, kung mapapansin niyo. Umulan pa nakaraang gabi mga kabayan, kaya medyo nabasa siya ulit, pero hairy na, dry pa rin siya. Ay, mga kabayan, yung pinakaiba mga kabayan, pag dry medyo easy i-handle, hindi nakakadiring hawakan. Kahit before kaya mo siyang hawakan na walang gloves pag naka-stock siya sa bahay niya mga kabayan. Ayan. And ako mga kabayan, fanatic talaga ako ng neto. Nung nalaman ko tungkol sa ano, kasi may ligaw ako magbasa mga kabayan tungkol sa mga before naganap ako sa source of fertilizer para sa mga halaman mga kabayan, and nabasa ko nga. And nabasa ko nga mga kabayan tungkol sa cow manure. And ayun, nagsimula na ako mga ng cow manure mga kabayan noong time na yun. Matagal na rin yun, a year ago na, nung wala pa akong channel. Noong hindi ko pa naisip ang video yung mga ginagawa ko sa buhay mga kabayan. Nang may mga tanim pa akong herbs. And madidistinguish mo na mga kabayan yung pinakaiba ng cow dung tsaka karabaw dung. O yung tayo ng kalabaw mga kabayan. Kasi yung tayo ng kalabaw, malaki siya. Tapos hindi siya pinong-pino, hindi tulad nito mga kabayan, pinong-pino. Parang tae siya ng baka. Pero yung tae ng baka kasi mga kabayan, pwede na to. Pwede na to mga kabayan, as in dito marami mga kabayan. Sa inyo mga kabayan, kung may source din naman kayong ganito. Kung may source din naman kayo ganito mga kabayan, kung may nasa probinsya na kayo, or may alam kayong pwedeng pagkuha ng mga kabayan, pan-transportation naman kayo, pwede rin kayong manguha ng ganito mga kabayan. Kasi useful naman siya mga kabayan, ayan. Mas suggested to mga kabayan. Alam mo sa ibang bansa mga kabayan, kung nanood kayo, mahilig kayo manood ng guard, pagga-garden nila mga kabayan. Yung iba gumagamit ng rabbit. Pero yung rabbit medyo mahirap alagaan mga kabayan. Na-challenge ako kasi karoon kami ng rabbit dati at namatay lang silang dalawa mga kabayan. Hindi ko alam kung paano alagaan. Kaya dito na tayo sa cow dung kasi ito libre, effort lang ng konti. And medyo awkward nga lang mga kabayan kasi sabihin na pag nanguha ka ng tayo ang dumi-dumi. So ayun talaga mga kabayan, pag hindi siya nag-garden, pag hindi ka nag-garden mga kabayan, siguro mandidiri ka. Pero kung nag-garden ka mga kabayan, hindi mo na sabihin nakakadiri yung magandang gawain mga kabayan. Sabi mo lang, bahagi po ito ng proseso ng isang nagtatanim. Kaya hindi kayo mandidiri mga kabayan. Kung talagang nag-garden kayo mga kabayan, hindi kayo mandidiri. Doon talaga yun. And syempre, mangolekta pa rin tayo. Ayan. Piliin nyo na lang mga kabayan yung medyo pino kasi may mga hindi pino. Ako mas gusto ko yung pino kasi hindi naman sa siksik mga kabayan. Tsaka konti lang kukanin ko ngayon mga kabayan. Mga ilang piraso lang. Ganun, mga ilang piraso lang mga kabayan. Yan. Yan. Diba ang laki na ito? Tsaka masusulit ka na mga kabayan sa ganito kalaki lang mga kabayan. Sulit na sulit yung pangkabuhay yung showcase mo mga kabayan. At isang kaganda pa mga kabayan na ano,
Kailangan talaga natin magbasa, mga kabayan, kung nagtatanim tayo, kung nag-alaga tayo, kailangan aralin natin yung mga ginagawa natin, mga kabayan. Kasi kung mababasa yung mga kabayan, kaganda na ito sa worm casting kasi green na nga siya, organic matter. Tapos ang nangyayari, yung nutrient content niya na imumultiply pa ng worm casting. Alam nyo ba, mga kabayan, through worm casting, yung nutrients na meron sa isang pataba, mas nadodoblin ng 2 times, 3 times, 4 times. Depende sa kung anong klaseng nutrients siya, mga kabayan. Tsaka maraming micronutrients na napoproduce yung worm casting, yung bulati na maganda sa ating halaman, mga kabayan. And also, mga kabayan, yung kinagandahan kasi ng worm, ng cow dung. Kinagandahan kasi ng cow dung, mga kabayan, yung efekto niya sa lupa natin pang matagal, mga kabayan, wala siyang side effect. Ang side effect na, mga kabayan, is papagtabain niya ng matagal yung lupa, mga kabayan, kasi nga organic matter siya, mga kabayan. Hindi mabilis mag-lose yung vitamins niya, yung nutrients na meron siya. And paunti-unti siya nag-release ng pataba, mga kabayan, na activate yung mga pataba niya ng paunti-unti pagtagal ng panahon. And isusupply niya yung pangangailangan ng mga halaman natin, mga kabayan. Kaya, alam mo naman. Mga kabayan, before, sabi ng mama ko, panalulukat sa pag-ano. Kasi mama ko nagtatanim din, pero hindi tulad ko, addict sa pagtatanim, mga kabayan. As in, ayan, nagko-collect ako ng mga ganito, which is sabi ng mama ko, hindi tulad ko, mga kabayan. Ako kasi, maliban sa nakasanayan, nagtatry pa ako mag-search, mga kabayan, kung ano ba yung pwede pang i-add dun sa pag-garden natin para maging useful, mga kabayan. Swerte lang siguro ako, mga kabayan, kasi dito sa lugar natin yung tira namin ngayon, hindi ganun ka fully developed. May mga lugar pa rin na may nag-aalaga ng baka, ganun. Okay pa rin. Nakakamiss nga lang yung Iloilo, mga kabayan. Let's hope next year, mga kabayan, makapunta ako sa Iloilo. Excited na ako. And, ayun, mga kabayan, mangulikta na lang tayo. Ano, mga kabayan, kung interesado kayo magbasa ng mga topic, mga kabayan, tungkol sa ganito, mga kabayan, pwede kayo mag-search sa Google. Use of cow dung or sa YouTube, mga kabayan, kasi sa YouTube marami natutunan before pa ako mag video para sa ibang tao. Nahilig na ako magbasa ng mga kabayan tsaka manood, as in addict ako ng mga kabayan. Ang dami kong sinisave videos na pinapanood ko tungkol sa cow dung, din nagbabasa rin ako, mga kabayan, kasi sa akin hindi ako contento, mga kabayan, na napapanood ko lang. Gusto ko may katunayan, may pag-aaral, may study kung talagang totoo yung mga sinasabi ng ibang tao, para mas satisfied ka, mga kabayan, habang ginagawa mo isang bagay. Mas nandun yung satisfaction mo na ginagawa mo to kasi naniniwala ka ng buong puso na okay to, na maganda to. So ayun, mga kabayan, ayun talaga yung ano dun. And pwede na ba to? Konti lang kukolektahin ko sa ngayon, mga kabayan, kasi for ano nga, video purpose lang din. And sa susunod na ako makolekta ng marami-rami, kasi araw-araw naman, mga kabayan, pwede naman ako mga dito pag may time ako, pag wala akong pasok, mga kabayan, pwede naman ako mga kolekta ng cow dung. Ito yung nakuha ko ngayon, mga kabayan. Tara, mga kolekta pa rin tayo. Mag-add lang ako ng konti, mga kabayan, tapos uwi na tayo dahil mainit na, mga kabayan. At for sure, mga kabayan, maitim yung mukha ko sa susunod na mga araw kasi nagbilad tayo. Sa mga kabayan, dito maraming cow dung dito, mga kabayan. Alo, siguro ako lang yung isa sa mga nanguha dahil ginang ganito. Wala nang iba nanguha. Di ko alam sa kanila, mga kabayan, pero ako, ayan, trip ko kasi ito. Gawin natin ito, mga kabayan. Nakakatawa lang ganito. Nakakamiss, mga kabayan, tumira sa probinsya, mga kabayan, kasi kami talaga, taga-Ilonggo talaga kami. Taga-Iloilo talaga kami. And, ayun. Bata pa kasi ako ng mga kabayan, kaya tapos hindi pa kami nag-ihiling magtanim nun. Ang hilig ko lang namin dati is manghunting ng mga ibon gamit yung aso, gamit lubid, maniid ng ibon, ganun. Tapos nang napunta kami dito, nag-iba na yung trip mo sa buhay. So bahagi ng proseso. Tara. Mag-collect pa ako ng konti, mga kabayan, tapos uwi na tayo. Okay na kasi 'to. Mga kabayan, sa tingin ko okay na 'to. Ayan. Okay na 'to, mga kabayan, nakapang-collect na ako. Sa tingin ko tama na muna 'to kasi sa totoo lang, mga kabayan, wala pa akong paggagamitan ngayon. Siguro gagawin ko lang dito, ilalagay ko doon sa garden namin, ililibing ko muna sa lupa. Hayaan ko na yung mga bakterya, yung magtrabaho. Totoo namin kasi na yung mga kabayan. Alam yung mga kabayan, sa totoo lang, pag inisip mo yung isang klase ng bagay, pag tinignan mo siya sa pinakamalalim na paraan, mga kabayan, mas maintindihan mo yung mga bagay, mga kabayan, kung paano nag-work. So ako kasi, ayun nga, may liga ako magbasa ng research before, kung paano ba talaga nag-work yung isang cow dung, kung paano siya naging mas beneficial. Kung paano siya naging recommended na ipakain sa mga bulating alaga nyo. Yung disat yan, mga kabayan. Kung baga, kung mayroon kayong worm casting,
or Burmese culture fried mga kabayan. Isa sa mga combination ng pagkain na kailangan mo ipakain sa kanila mga kabayan, cow dung or carabao dung or anong dung man meron ka mga kabayan. Tapos grass clippings or mga green leaves, ayun yung combination ng mga kabayan sa pagkakalam ko lang mga kabayan. So okay na to mga kabayan, uwi na tayo and sisimulan ko na itong iyan. No? Marami dito mga kabayan at maraming pataba dito, maraming tae mga kabayan. Ay mga kabayan, kung makita nyo, ayun, daming tae, yan. Tapos ayun mga baka mga kabayan. Yan, tapos may mga bahay na rin dito mga kabayan. Ayan, ang dami ng bahay. Parang pa subdivision na to, itong part na to, hindi pa siya natayo-tayo ng bahay pero may mga plug na sila. Na siguro nabili na yung mga kabayan at ibig sabihin may magpapatayo na ng bahay dyan mga kabayan. And nakakalungkot yun. Pero may iba na mapagkukunan dito mga kabayan. Hindi lang ito. Ito yung pinakamalapit mga kabayan para sa akin. Tapos may iba pa namang lugar dito na pwedeng pagkuhanan ng tayo ng kalabaw mga kabayan. Kaya sa mga nagtatanong dyan mga kabayan. Ito mga kabayan. Ito yung tayo ng kalabaw. Kung mapapansin nyo mga kabayan. Tayo ng kalabaw yan. Yung kulay niya kasi. Ayan. Sorry ah. Yan. Tayo ng kalabaw yan mga kabayan. Tapos mga kabayan tayo ng baka ito. Papakita ko yung tayo ng baka. Naghanap tayo. Yan. Ito mga kabayan, ito yung tayo ng baka, kung mapapansin nyo. Ayan, tayo ng baka yung mga kabayan, kung mapansin nyo kasi yung mapino siya, tsaka pabilog siya, hindi siya ganun ka-flat. Ayun yung pinagkaiba mga kabayan. And ayun mga kabayan, thanks for watching. And hope guys, na-encourage ko kayo na kung may source kayo ng ganito, cow dung, rabbit dung, yung chicken dung mga kabayan, o yung chicken manure pwedeng gamitin kasi medyo maproseso mga kabayan, and may tamang pag-handle. Tamang pag-store at tamang paggamit mga kabayan, kailangan natin i-search sa sunod mga kabayan pag may time ako. Pag-usapan natin mga kabayan kung paano ba yung paggamit ng iba't ibang klase ng pataba para sa mga halaman natin mga kabayan. Kasi mahilig din ako magtanim mga kabayan, hindi lang mag-alaga ng bibi, so ng manok, hindi lang mahilig sa mga ganun. So almost pagdating sa agri-farming, ganun sa raising and farming, may mga kabayan pa natin ako nun.